Hi guys, good evening. So ngayon, tuto pa rin natin yung request ng isang kaibigan natin na paano daw mag-live stream sa Facebook using OBS. So madali lang to, simple lang. First nyo ang gagawin ay mag-open kayo ng browser. Tapos i-type nyo to na link facebook.com/live/create. So pag nakita nyo na to, makikita nyo dito sa bottom left corner na paano mag-setup. So dito gagamitin natin ang OBS. Yan din ang ginagamit ko currently. So i-click nyo lang to. Tapos so if Windows yung ginagamit nyo, ito yung i-download nyo. Tapos if Mac, ito, or Linux. So pag na-download na yung OBS, i-launch nyo yan, tapos i-install nyo. So after that, mag-setup tayo sa OBS natin. So yun, after nyo ma-download ang OBS, i-open nyo na. Yung technique ko para mas ma-optimize yung pag-streaming nyo ay i-right-click nyo lang yung icon, tapos run as administrator. So ganito yung magiging mukha. Blanco ito, pinakauna. Parang gray yan. Tapos, so after pag-open yan, dito nyo itong plus sign na to. Dito kayo mag-add ng display capture, audio, or yung sa webcam nyo. So, i-click nyo lang yan. Tapos dito, ginagamit ko na game capture ay display capture. So, from the word itself, i-capture niya yung display sa inyong monitor. Yes. So, i-add nyo yan. Tapos ito yung display capture. Tapos, mag-add din kayo ng audio input capture. Tapos makikita nyo, audio input capture, ganyan. Tapos okay nyo lang. Yung sa akin, dire-diretso lang kasi isa lang yung mic ko, yung nanggaling sa aking headset. So i-okay nyo lang yan. Tapos pag na-add nyo na yung audio at saka display, next thing is the webcam. Pag gusto nyo makita yung mukha nyo sa inyong stream. So dito lang. Tapos video capture device, yan lang yung siniselect pag ang gamit nyo ay webcam. Pero pag external camera or yung mga DSLR ganun, yung ginagamit ko ay itong window capture. Pero let's say lang na webcam lang yung gamit nyo, video capture device lang yung i-click nyo. Tapos pag gusto niyo na parang professional yung stream niyo, nag-a-add din ako ng image, parang background, parang border sa aking webcam video capture device. Yan yung pula at saka black na theme. Tapos pag nag-stream na kayo, na-set niyo na yung layout sa OBS, punta kayo again dito sa link na binigay ko. Tapos create live stream. Tapos let's say may page na kayo at doon nyo gusto mag-stream sa game stream na gusto nyo. Itong post on timeline, click nyo yan. Tapos post to page yung manage. Tapos dito, pwede kayong mag-schedule or ngayon na kayo mag-live. Walang schedule. So i-click nyo lang yung page na gusto nyo doon kayo mag-stream ng game. Itong sa akin yung page ko, aka Terso Cruz. Tapos i-fill out nyo lang to, mga title tsaka description tsaka yung game na gusto nyo laruin. Tapos image para may background image yung ano nyo, post. Tapos sa stream key, ito yung ginagamit natin sa OBS. So i-copy nyo lang to, copy. Tapos pumunta kayo sa na-set nyo sa OBS. Punta kayo sa settings, dito sa stream. Tapos make sure na Facebook Live, kasi doon tayo mag-stream.
Facebook Live. Tapos default lang yung server. Sa stream key dito niya i-paste. Pag tapos niyan, pag paste na niyan, i-apply niyo ito, apply tapos okay. Tapos exit na. Pero pag gusto niyo yung pag sa tingin niyo malakas yung internet niyo, pwede niyo palakasin din yung output. Itong video bitrate, itong video bitrate symbolizes the video quality na ma-output niya pag nag-i-stream kayo. So, mas mataas, mas maganda. Ito sa akin, 5,500 lang. Yung limit dito, parang 6,000. So, that's if malakas din yung internet niyo. Tapos, dinalagay ko lang dito na max performance, tapos enable advanced encoder settings, audio bitrate, ganyan lang. Tapos yung encoder ay NVENC, NVENC. So i-apply nyo lang yung mga ganon. Tapos okay. Tapos diba nalagay na yung stream key, okay na. So i-press nyo lang tong start streaming. Tsaka after nyan, balik kayo sa browser kung saan kayo nag-set ng stream sa Facebook. Tapos dito itong go live sa lower left corner, mag blue blue yan. Tapos dito sa lower right corner, makikita yung thumbnail ng video nyo. So, i-press nyo lang yung go live at saka wait kayo ng mga 15 to 20 seconds. Tapos mag-iiba to na page, makikita yung mga na nag-start na yung time, tapos mga na ongoing ang stream nyo, tapos mga comments, ganun. Pwede nyo lang yung i-exit para hindi masyadong mag-overwork yung CPU nyo. So, ongoing na ng stream yan. I-check nyo lang pag may another device kayo kagaya ng cellphone. Doon nyo makikita yung comments ng mga watchers sa stream nyo. So, meron pa rin akong another tip para mas efficient yung streaming nyo. Dinidisable ko tong preview. Yan, tapos i-open nyo lang yung game nyo. Tsaka dun, parang, so that's it. Thank you guys. Ichi Boy Tersukus again, signing off. GTG. Hui.